lungsod, isipan, at sa lansang mo'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y gawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong paganda. Sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao, ibabalik kita sa sariling lupain. Sa gayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom at mauuhaw. Hindi rin daranas na matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isang nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gay din sa Sevene sa timog. Kalangitay, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayun din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo.
kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad magalit. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng Anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang Anak at ipinakikita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya. At igit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa Kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang Anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa Anak. Sinasabi ko sa inyo,
ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At napakatingkad po ng mga salita na ibinigay po sa atin sa araw na ito. Mayroon po tayong Diyos. Hindi lang basta Panginoon, kundi nagpapahayag na ang Panginoong ito ay maituturing natin at dapat nating ituring bilang Ama, Tatay, Father. Yung pagmamahal ng Ama na ipinapaliwanag dito, lalo na no, binanggit sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, sabi po dito, kung mayroon man inang lumilimot sa kanyang anak o bunso, ako'y hindi lilimot sa iyo kahit na sandali. Sa Ebanghelyo, matapos po na batikusin si Jesus na halos ipatayin na dahil sa pag-aakusa ng mga tao na nilalabag niya ang utos ng araw ng pamamahinga, at ngayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa pagsasabing ang kanyang ginagawa ay ayon sa ipinagagawa ng kanyang Ama, ang Diyos. Noong pinagninilayan ko po ito, naalala ko po na ang isang dahilan kung yung pinagmulan po na aking bukasyon sa pagkapari ay utang ko sa aking Ama, sa Papa ko po. Kasi nung medyo maliit pa ako, mga siguro grade 1, grade 2, lagi ko siyang nakikita at madalas din naman sinasama niya ako sa kanyang pagsisimba. So isa ito sa natutunan ko sa Papa ko, ang makilala ang Diyos. Kung sino nga ba ang Diyos? Sa Kanya ko yan natutunan. Na maganda, mapagnilayan natin ngayon, sa inyo po, kamusta po ba ang relasyon ninyo sa inyong mga anak o ang relasyon ninyo sa inyong mga ama? Kamusta po ba? Sa mga tatay po, ano po ba yung impluwensya ninyo sa inyong mga anak? Sa mga anak, ano ba may ipagmamalaki ninyo sa inyong mga ama?
Kasi yan po yung, alam niyo po, ang mga kabataan o ang mga anak, ang isang pinakamahalagang pundasyon na dapat mayroon siya ay yung meron siyang naging example ng katatagan, lalo na sa loob ng tahanan. Tatay yan. Tatay yung nagtuturo dapat kung paano maging matibay ang isang tao, ang isang bata na habang lumalaki, paano niya haharapin ang mga pagsubok sa buhay, paano niya haharapin ang mga pagkakamali niya sa buhay. Tatay yan. Kaya nga dito, no? Kahit batikusin si Jesus, matatag si Jesus, matibay si Jesus. Bakit? Dahil natutunan niya yan sa kanyang Ama, ang ating Panginoon. Maganda po yung dito yung sinasabi niya. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ko o ginagawa ng anak. Ang ginagawa lamang niya, ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ano ba? Ano po ba ang nakikita? Sa mga tatay po na naririto, tatay ka na ngayon. Dati, anak ka lang. Pero ngayon, mayroon ka na ring anak. Baka kasi hindi natin masyadong binibigyan ng importansya o pagpapahalaga kung ano ang nakikita sa iyo ng iyong anak. Kaya marami po sa atin nahihirapan makipag-relate sa Diyos bilang Ama kasi yung mismong Ama niya dito sa lupa malabo. Kaya hindi yung relasyon sa Panginoon, Panginoon, nahihirapan na lumapit sa Panginoon bilang tatay kasi hindi sanay. Sa mga tatay po na naririto, ha? Importante at napakahalaga ng iyong halimbawa. Ano ang ipinakikita mo at nakikita sa iyo ng iyong mga anak? Kung ano sila ngayon, dahil din sa iyo yan. Kung masama sila ngayon, erase. Kung hindi maganda ang kanilang ugali ngayon, baka pwede mong tingnan, ano yung prinsipyo mo o pilosopiya mo sa buhay na naa-adapt ngayon ng iyong anak? Eh, tatay ko nga eh. Yan, ha? Tatay ko nga eh, lasenggo. Eh, tatay ko nga, babaero. Eh, tatay ko nga, kung sino-sinong kinakasama. Tatay ko nga, ang daming anak. Kala mo, kasi tahimik ka lang, hindi kayo nag-uusap. Kala mo, wala lang. Meron kang kinalaman dyan. Ang mahirap lang po no, sa mga tatay ngayon. Kaya nga minsan, paano mo i-describe ang tatay mo sa harap ng marami? Kapag mayaman, madali na i-describe, good provider. Pero ikaw po, tingnan mo nga, paano ka ma-describe? Kasi dito talagang binibida ni Jesus. Dahil malalim yung kanilang ugnayan, malalim yung kanilang relasyon. Bago pa man sumalang sa misyon si Jesus, may pundasyon na si Jesus sa kanyang Ama. Yung Ama sa kanyang anak. Kaya kahit anong paninira, hindi natitinag si Jesus. Sa ngayon, nasaan ang mga tatay? Yung iba, aalis, tulog pa ang anak. Uuwi, tulog na rin ang anak sa kakatrabaho.
Yung iba naman, nasaan yung tatay? Nasa ibang bahay. Hindi nga kinakausap yung anak. Sinong magpapayo sa mga anak tungkol sa usapin ng pagiging lalaki? Seryosong misyon at responsibilidad po ang iniatang sa inyo ng Panginoon. Pupwede nga po, no? Sa pamantayan ng tao, minsan nahuhusgahan natin ang bawat isa, bakit siya naging tatay? Parang hindi siya dapat naging tatay. Kasi ang daming pagkukulang, ang daming kahinaan, pero tandaan mo, ninais ng Diyos, maging ama ka, maging tatay ka. Kaya sana po, sa mga tatay na nanonood ng misa, sa online, kayo po mga naririto, may pagkakataon pa. Huwag nating hayaan mawala ang inyong kalooban sa isa't isa, ang inyong relasyon, na pwedeng sabihin, malaki na siya eh. Bahala na siya sa buhay niya. May panahon pa para maging mas maayos. Kasi ang pangit lang po, yung tatay, pangit yung relasyon sa kanyang naging tatay. Ngayon, sa anak mo, hindi nagiging maganda rin ang relasyon mo. Apo mo, magiging tatay din. So, kailangan natin putulin yung ganitong cycle, hindi maganda. Ang daming hurting, no? Ang daming broken. Ang daming kulang. Kulang sa pagkatao. Hindi buo. Dahil isa sa nawawala yung relasyon mo sa tatay. Alam mo kaya, di ba, sa mga babae po, minsan nang pinagsisimulan ng pag-aaway ninyong mag-asawa, tandaan niya po ha, kapag nakikita na nung babae yung halimbawa na nakita niya sa tatay niya na hindi maganda na ginagawa na ng asawa niya, natitrigger. Hindi lang mapangalanan. Bakit ka binubungangaan? Bakit ka inaaway? Naaalala niya, baka naaalala niya yung ugali ng tatay niya at nakikita sa iyo. Kaya lang hindi kasi pinag-uusapan, hindi nabe-verbalize, kaya hindi nagkakaintindihan. Nauulit lang. Dahil hindi na makaya, naririndi na yung lalaki doon sa pagsasabi ng babae, maghihiwalay, maiiwan na naman yung anak, sa kanya naman mangyayari yung nararamdaman natin. Sana po, no? Kung paanong si Jesus inatuto sa kanyang ama, naging matatag, lumapit tayo sa kanya ring ama. Handa niya tayong tulungan. Hinding-hindi niya tayo lilimutin. Pero eto na yung sitwasyon mo. Andiyan na yan. Tutulungan naman tayo ng Panginoon para makaya din natin at muli tayong makabangon, muling maayos ang relasyon natin sa ating mga ama. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ng lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ang ating pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin.
Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atinawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atinawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Patuloy din nating sama sa ating panalangin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga tao sa Ukraine, ganun din ang kalinawan ng pag-iisip ng Russia sa kanila pong mga desisyon. At lahat po ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuhok ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal